Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share para ito'y lumaganap at ito'y mapakinabangan ng iyong mga kaibigan. Ganon din po sa aking YouTube channel. Rose Alfonso po ang aking YouTube channel. Pakisubscribe po at saka yung bell, pindutin nyo para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Ako po si Ma'am Rose, isa po akong health educator, hindi po ako medical doctor. Nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy po ako mag-aral ng public health. Ganon din, nag-aral din ako ng natural medicine sa San Diego, California, kay Dr. Bernard Jensen. Siya po yung pioneer ng natural health industry. Nag-aral po ko sa Jensen International School of Alternative Medicine. Tayo po ay marami tayong mga pamamaraan. May mga natural na luna sa bawat sakit ng tao. Kaya lang, pinakamainam po ang dapat natin gawin kung meron tayong nararamdaman sa katawan natin. Ugaliin po natin magpakonsulta sa doktor natin para malaman, ma-diagnose tayo ng tama. Meron pong nag-message sa akin. Ito po ay si Jelea Flora. Ano po ang luna sa namamagang spleen or inflamed spleen, no? Sa Tagalog, pali, no? Ang pali, yan po yung Tagalog ng spleen. Ito isang malaking glandula sa loob po ng ating tiyan. Kabilang ito, ang trabaho nitong spleen na to, ginagampanan po niya yung paggawa ng puting dugong selula para pananggalang at makalaban tayo sa bakterya. Kasi meron tayong red blood cells, white blood cells. Ang trabaho po nating red blood cells, magdala ng oxygen sa buong katawan natin at magdala ng nutrients sa buong katawan natin, sa bawat selula ng katawan natin. And then, yung ating puting dugo, yung white blood cells, ito po yung ginagamit ng ating katawan, ng ating immune system na pananggalang at makalaban ka sa bakterya o anumang uri ng infection. Ngayon, ito rin po ang parte ng ating katawan, siya rin po ang sumasala ng mga naimbak na dugo. Nag-filter po siya. Ngayon, para hindi rin madurog o mawasak ang sirang pulang dugong selula, siya rin po ang nagme-maintain, nagsasala nito. Kaya ito pong spleen, tinatawag nating lymph, no? Similar structure sa ating mga lymph nodes, sa ating mga kulani, ang primary function nito to filter, to mag-filter ng ating dugo. Itong spleen or pali, merong important role sa red blood cell system, yung erythrocytes natin, tsaka sa ating immune system natin. Nagtatanggal siya ng mga old red blood cells at nag-hold din ng mga reserve blood. Ito'y valuable sa panahon ng tinatawag nating hemorrhagic shock. Ito po'y nagre-recycle ng iron. Kaya tinatawag na blank bank or blood bank ng ating katawan ang ating spleen. Bawa, na-aksidente ka, maraming dugo ang nawala sa'yo. For emergency, itong ating spleen na to, siya magsasupply ng dugo sa ating katawan. Ang spleen din po, yung pali, nagpuproduce siya ng antibodies. Ginagamit ng ating katawan para mag-circulate itong mga panlaban sa sakit na ito. Ang function nga ng spleen, tulad na sabi ko kanina, nagsasala siya ng dugo, nagtatanggal siya ng byproduct ng red blood cells, yung red blood cells breakdown, kasama po yung mga materials at particle na nagdadaan sa ating blood vessel. Ang ating spleen, yung pali, ang function din nito ay tumutulong sa ating immune system para magamit natin yung lymphocytes. Ito po yung the soldiers of the body. Ang ating pong spleen, ang kulay po nito ay purple. Purple ang kulay nito. Nasa left upper quadrant ng ating abdomen. Paalala mo na po sa ating vitamin C. Ito ay nare-reduce ang panganib sa mga chronic disease tulad po ng cancer. Ang vitamin C, ito ay powerful antioxidant na kapagpapalakas ng ating body's natural defense para labanan din ng infection at inflammation. Ayon sa pag-aaral, ang vitamin C nakakapagpababa ng blood pressure dahil ito'y nakaka-relax ng mga blood vessel, minimaintain niya yung tibay ng ating mga ugat, at ito rin po ay tumutulong para bumaba ang presyon ng ating dugo, naiwasan ang panganib sa sakit sa puso,
at nakakabawas ng uric acid at napiprevent ang gouty attack. Ang iron, important nutrients na essential sa paggawa ng red blood cells at pag-transport ng oxygen throughout the body. So, tumutulong ang vitamin C sa iron para mag-produce ka ng red blood cells. Kaya isang main reason po ng vitamin C supplement to boost your immunity. Ito ay part ng ating immune system. Ini-encourage yung production ng white blood cells na tawag nating lymphocytes and phagocytes para protektahan tayo panlaban sa infeksyon. Ito rin po ay mabibili sa atin sa Lagman Building, yung ating opisina. Nasa kanto tayo ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa ibaba tayo ng Blumentritt LRT Station. Meron pong 7-Eleven sa ibaba po ng ating yung building ng Lagman Building, no? Yung 7-Eleven doon. Yan po ang pinaka landmark niya. At pwede po kayong bumili kay sa ating security guard na si Moss, no? Nandun siya Sunday up to Friday, 8 to 4 po ng hapon, pwede kayong bumili sa kanya. Ngayon, ito pong ano po ba ang sanhi? Bakit namamaga yung spleen, no? Yung ating pali, bakit namamaga? Maaring meron kang infection, maaring meron ka ring naninigas yung atay mo, cirrhosis of the liver, or meron kang sakit sa atay, o kaya meron kang sakit sa dugo, meron kang abnormal blood cells, no? Meron kang problema sa lymph system, or maaring kaya lumalaki din yung spleen mo, meron kang inflammatory disease tulad ng lupus. Ito pong lupus, ito yung systemic autoimmune disease, na ibig sabihin nito, ito yung ito yung broad range of related illnesses characterized ng dysregulation ng ating immune system at yung mismong immune system mo, ina-attack niya yung kanyang sarili. Kaya meron kang inappropriate na inflammation, nagkakaroon ka ng multi-tissue damage pagka meron kang lupus, no? Apektado yung skin mo, yung heart mo, yung kidney mo. Marami pong apektado pagka meron kang lupus. Kaya pagka ikaw ay may lupus, una nilang tinitingnan yung pagbabago sa spleen mo. Ganon din po, katulad po na sabi ko, pag may lupus ka, yung immune system mo, ina-attack yung sarili niya. Yung sarili niyang tissue at organ. At ito pong kasama po yung pananakit ng mga butot, kasukasuan, pag magkakaroon ng skin problem, kidney problem, mga blood cells at brain and heart and lungs apektado ng lupus. At saka yung rheumatoid arthritis, ito yung autoimmune disease na nagkukos ng pamamaga at pain ng ating mga kasukasuan na dadamage ang ating kasukasuan throughout the body. Yung joint damage na to nangyayari pagka ang mga joints na apektado, yung arms, yung legs na to ay probably apektado, hindi ka makalakad. Halos hindi ka na makagalaw, naglalak yung mga buto natin. Yan po ay pagka meron kang ganyang problema, apektado po, pwedeng mamaga din yung ating spleen, no? Paalala sa Sanchera oil, ito'y langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot, tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, luyang dilaw, luya, at saka yung bayabas, at saka po yung oregano, at malunggay, at gotahola. Mabisa to sa sipon, lagnat, sipon, at rangkaso, pamamalat, saka stiff neck, kabag. Ipahid mo to sa dibdib para guminhawa yung paghinga mo. Maganda to sa dyspnea, rheumatitis, pinupulikat, at varicose vein. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Ano po ba itong enlarged spleen, no? Pagka lumaki ang spleen mo, meron kang irregularity sa red blood cells mo. Nagkakaroon ka ng rapid breakdown ng red blood cells. Ang ito pong itong spleen natin ay kasing laki ng ating kamao, no? Ito po ay nasa peritoneal cavity, particularly sa upper quadrant, no? Ngayon, ano po ba yung mga tips para mag-function na mabuti yung ating spleen? Una, iwasan mo yung malalamig na pagkain. Halimbawa, huwag kang kakain ng mga pagkain nang galing sa refrigerator. Iwasan mo yung mga ice cream. Iwasan mo yung mga cold drinks, no? Basta mga cold foods, iwasan mo. Iwasan mo yun. Tsaka iwasan mo rin yung mga sweets, mga sugary food,
and fatty food. Nadadamage yung ating spleen pag mahilig ka sa sugar and too much fat, no? At saka nagkakaroon ka ng mga disordered eating habits. Meron kang irregular eating behavior. Maaring ito yung magkakaroon ka. Kung meron kang eating disorder, katulad po ng mga ano, katulad yung pagkamatay ni Karen Carpenter, no, isang ganong klase na hindi siya nagugutom, no, pwede ding maapektuhan ng spleen mo. Kaya ngayon, remember, ang mga pagkain na kakapagpagaling sa spleen, sunflower seeds, mga sesame, buto ng kadang ano ng itong kalabasa, mga kidney beans, mga legumes, mga light cook vegetable. Katulad halimbawa, maglaga ka ng ampalaya, pwede ka rin maglaga ng na itong mga talbos ng kamote, mga pechay, yan. Magkakain kayo ng patatas, kamote, kumain kayo ng brown rice, mga quaker oats, kumain ka ng kanin, at saka mag-inom ka ng luya sa labat, mga spring onion, at gawin mong tea, yung turmeric, samahan mo ng ginger, yan. Ito po'y maganda para sa spleen mo. Yung apple cider vinegar, ito'y maganda sa yung liver at sa yung spleen. Kaya itong apple cider vinegar with honey, maring sa isang warm water, isang baso ng warm water, lagyan mo ng tig-isang kutsara ng apple cider vinegar at isang kutsara ng honey, ito para lumakas ang spleen mo. Ito po'y magandang gamot sa spleen and liver, yung apple cider vinegar. Alam mo, habang nagkakaedad tayo, ang ating immune system ay bumababa. Kaya dapat, para ma-improve ang ating immune system, kailangan nakakatulog ka ng 8 hours at nag-exercise ka ng 30 minutes every day. I-minimize mo yung stress at magkaroon ka ng dietary supplement na mayaman sa vitamin B complex. Yung Super B complex po natin, ito ay combination ng 8 essential B vitamins. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12, no? Ito ay nagpo-provide ng energy sa ating katawan. Nagpe-prevent ng anemia at saka itong folic acid na nasa Super B complex. Ito ay proven na very useful sa function ng nervous system at sa paggawa ng red blood cells. Kaya po yung vitamin B6 na pi-prevent yung seizure, headache, and Parkinson's disease and other nervous disorder at sumisiglang ating energy level at nagpapanormal na nababalanse ang blood glucose level in the body. Pag kulang kayo ng Super B complex, madali kang mapagod. Available po ito sa ating Seligman Building. Pagka na magaba yung ating spleen, pwede ba itong gumaling on its own? Alam mo, yung prognosis ng enlarged spleen to entirely, meron mga underlying illnesses. Halimbawa, pag ang pasyente merong impesyon, no? Nagkaroon siya ng infeksyon, maaring ang impesyon na to, maaring maapektuhan yung kanyang spleen. Halimbawa, pagka natanggal po yung impesyon sa katawan niya, babalik po yung kalusugan ng ating spleen, no? Yung bang na-damage na spleen, pwedeng gumaling? Ang treatment po ng spleen injury ay, una, pag talagang damage na talaga yung spleen mo, ito po yung hospital or ano treatment, no? Or medical treatment na to. Maaring tinatanggal na nila yung spleen. Pwede kang mabuhay kahit tanggalin nila yung spleen, no? Kaya maraming doctor, pagka nagkaroon ng injury, katulad po, meron po kaming kamag-anakan, meron siyang mga kaibigan na nag-iinuman ng alak. Nag-away, tapos siya po yung pinigil niya yung dalawa para hindi sila mag-away. Dahil kasalasingan, nasaksak siya. Ngayon, akala, sugat lang na pangkaraniwan, gumaling, ganun, pero pumapangit ang kanyang pakiramdam. Tapos po nakita pala yung kanyang spleen ay nagkaroon ng injury, tinamaan po ng matalim na kutsilyo. Kaya ito na po ang kanyang kinamatay, no?
Kaya ito pong emotion connected sa ating spleen. Yung worry, ito yung emotion of the spleen. Itong worry, ito yung emotion of the stomach. And worry is the emotion of the pancreas network. Associated dito, no? Kapag itong tao nagwo-worry palagi, naapektuhan po yung kanyang spleen, stomach, and pancreas. Kaya kapag na-stress ka, tumataas din ang blood sugar mo kasi yung pancreas mo, napipigil yung production niya ng insulin. Ano po ba yung mga simptoma kung meron kang spleen problem? Pagka lumalaki yung spleen mo, nakakaramdam, yung iba walang simptoma. Pagka ito'y tumagal na, nakakaramdam ka ng pain or fullness in the upper abdomen. Maring ito'y lumaganap hanggang sa left shoulder mo. Parang feeling mo na busog ka pagkatapos mong kumain kahit na konti lang yung kinakain mo. Kasi dahil po pag lumaki na yung spleen mo, nadadagana na yung tiyan mo. Kaya konti lang kinain mo, busog na, punong-puno na yon. At magiging dahilan na pagiging anemic mo, madali kang mahapo at madali kang magkaroon ng infection at madali kang magkaroon ng bleeding. Yan po ang mga simptoma kung meron po kayong spleen problem, no? Paalala mo na po sa ating calcium magnesium. Ito pong ating calcium magnesium, they work with magnesium and zinc. Ito pong ating supplement na ito ay malaking naitutulong sa ating kalusugan, no? Nang una, itong ating calcium magnesium with zinc, ito'y mga mineral and vitamins para tumibay, lumakas ang ating buto. I-maintain yung healthy cardiovascular system at mag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium nagre-regulate ng muscle function at napiprevent yung cramps, pulikat, panghihina ng ating mga paa at mga binti. Ang calcium isang key natural remedy sa vertigo o pagkahilo and osteoporosis. Ayon po, ang calcium magnesium tumutulong sa pag-release ng melatonin. Ito'y kinakailangan para sumarap ang tulog mo. Kasi pag kulang ka sa calcium, hindi ka makarelease ng required amount ng melatonin. Ito po'y naturally occurring hormone nagre-regulate ng ating tulog sa ating utak. Kaya po yung mag-calcium magnesium din, ito'y ingredients na magandang treatment sa acid reflux, pang control ng GERD, antacid po ito, calcium magnesium with zinc, no? Ngayon, paano mo ma-check ang spleen mo kung meron ka problema sa spleen? Mag-start ka dito sa right lower quadrant. Dito po sa kanan, sa bandang ibaba. With your fingers, pisilin mo. Tapos huminga ka ng malalim. Meron kang mararamdaman na pain, no? Yan, pag huminga ka, pinindot mo yan, merong problema sa spleen mo. Ngayon po, itong spleen na to, maaring ano, ipa-check up mo din sa doktor para malaman kung, lalo na merong pong ultrasound, no? Makikita kung ang iyong spleen ay lumalaki. Ngayon, anong pinaka-best treatment sa mga lumalaking poly or spleen, no? Alam niyo po ba, pag lumalaki ang spleen mo, pwedeng mag-cause ng serious complication ito na maaring pag talagang grabe, surgical removal na ng yung spleen. Kulano kung meron kang chronic or critical cases, binibigay na po ng doctor ang surgery, tinatanggal na po yung spleen niyo. Alam mo, yung mga itlog ay magandang kainin, ito'y gamot sa spleen. Ito po kasing ano, itong diet mo, isamahan mo ng mga vegetable soup, mga stew, mga cooked vegetable, mga grains tulad ng rice, oats, and wheat, and egg. Kumain ka ng white or dark meat, poultry, itlog yan, fish, liver, cooked fruits, and then steam or sauteed food are the best, no? Yung mga ini-steam lang na pagkain, maganda yan, is good for your spleen. Ngayon, pagka namamaga yung spleen mo, pwede kang magdurog ng yelo, lagay mo sa plastic, tapos lagay mo sa towel, ilagay mo dito sa bandang masakit sa iyong spleen, no? Ito'y mag-hot and cold ka. 3 minutes, lagyan mo siya ng cold. Ang purpose nito para mawala ang pamamaga ng spleen mo. After 3 minutes hot,
Tapos, hot muna ang simula. Hot, 3 minutes hot. Ang purpose po ng warm compress, ito po ay bubuka yung mga blood vessel, magpo-promote ng blood flow, tumutulong para malighten yung muscle mo, ma-relax para mawala yung pain dito sa tagiliran mo. 3 minutes hot, then 1 minute cold. No, ang purpose naman ng cold, para sa namamagang spleen mo. Pagkatapos, yung ating omega-3 fatty acid, ito po ay nakaka-reduce ng inflammation, na kasi pag merong inflammation, nagko-cause ng pain and swelling. Ayon sa research, na itong omega-3 fatty acid, ito ay nakakatulong sa pamamagaan yan, no? Alam mo yung mga lumalaking spleen, minsan sanhi din ito ng bacterial infection, mga viruses, or cancer na nag-spread, o kaya may mga parasite sa loob ng iyong bituka, o dahil sa alcohol abuse or drug abuse. Minsan po marami kayong mga pagkain related sa high preservative, pesticides and other toxin. O maring kang meron kang liver disease or cirrhosis, meron kang blood disease, meron kang abnormal blood cells, o meron kang problema sa lymph system, meron kang autoimmune reaction and disorder tulad ng osteoarthritis, ito pong ating rheumatoid arthritis, o kaya nagkaroon ka ng physical trauma sa spleen, o kaya nagkaroon ka ng car accident, natamaan yung spleen mo. Isang dahilan din yun kaya namamaga yung spleen mo. Paalala mo na po sa lecithin, ito'y extract from the soybeans. Nakakababa ito ng cholesterol triglycerides. Nagpo-protect sa ating atay. Nagpe-prevent ng kidney stone formation. Ito'y pampasigla ng ating nervous system and brain activities. Nag-i-improve ang kalusugan ng puso natin. Ang ating soy lecithin, ito po'y magandang magpababa ng BP, maganda sa heart disease, at na-improve yung digestion mo. Kasi ang lecithin, meron siyang emulsifying qualities, na-improve yung mucus ng ating intestine para yung digestive process mo maprotektahan ng delicate lining ng yung digestive system. Panlaban din po ang lecithin sa dementia. Ito yung good brain food. Ito yung nagpe-prevent ang deterioration ng mental capacity. Kaya ito pong lecithin na to nagpe-prevent ng Alzheimer's disease, dementia, and other memory problem. Alam niyo po ba, pagka meron kang lumalaki ang spleen mo o namabaga ang spleen mo, nakakaramdam ka ng hindi ka natutunawan pag kumain ka after big meal, no? Tsaka sumasakit nga yung tagiliran mo pagkatapos mo huminga ng malalim, lalo pagka kumikilos ka, biglang masakit ang nararamdaman mo. Meron kang nararamdaman sa upper left side ng abdomen mo, sumasakit din yan. Nag-spread sa abdomen mo hanggang sa left shoulder mo. Mababa ang energy level mo, magkakaroon ka ng chronic fatigue, meron kang frequent infection and bleeding, at madali kang magkaroon ng pasa. Nagkakaroon ka ng jaundice, pwedeng manilaw yung mata mo. At meron kang unexplained na pang pumapayat ka. Yan ang mga mararamdaman mo dyan. Kaya magpa-check up ka, magpa-ultrasound, importante yan, x-ray, para malaman mo kung gano'n na ang level ng iyong spleen, no? Paalala mo na po sa ating activated charcoal, the effective natural remedy as a home treatment sa digestive problem. Food poisoning, diarrhea, kabag, sinisigmura ka, binidigay ka, maasim ang sigrimura mo, meron kang bad breath, iwas tetano, o impression sa siwat o rabies, kagat ng aso o pusa. Pag kinagat ka niyan, hugasan mabuti ng tubig at sabon, pa then patuyuin mo, tas buhusan mo ng agwaksinada or hydrogen peroxide, tas tapala mo ng charcoal powder. Ang charcoal, very safe and effective treatment sa poisoning and drug overdose. Nare-reduce ang bloating, nagpe-prevent ng hangover o pagkalasing. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Ang ito pong natural remedy sa pamamaga ng spleen, no? Una-una, importante po yung nutritious diet. I-concentrate mo ang kapagkain mo ng mga leafy vegetable. Maring kumain ka ng mga pepino, kumain kayo ng carrots, kumain po kayo ng mga lettuce, mga pechay, bok choy, mga talbos ng kamote. No, ito'y malaking tulong para masuportahan ng iyong spleen, pati lymphatic system. Mga pagkain mayaman sa antioxidant, vitamins, and mineral.
kumain kayo ng ano, i-lesser mo yung fatty animal product, sugary food, at saka processed food and refined vegetable oil, iwasan mo. Mag-load mo yung katawan mo ng anti-inflammatory food tulad ng fruits and vegetables, nuts, seeds, and spices, no? I-reduce mo rin yung stress mo. Kasi yung chronic stress, nakakapagpahina ng ating immune system, leading to inflammation, digestive problem, and other health issue. Ang stress, apektado yung lymphatic, immune, and digestive system. Nakaka-worse ito ng ating spleen, no? Labanan mo yung stress mo ng exercise. Ito'y meron kang relaxing hobby. Maaring maglakad ka, mag-jogging ka, mag-swimming ka. Ito'y part po ng stress-relieving activities. Gumamit kayo ng mga essential oil. Alam mo, maraming essential oil, maganda po sa enlarged spleen treatment naturally. Merong mga essential oil na nagre-reduce ng inflammation, palaban ng infection, nag-i-increase yung blood flow, nare-reduce yung pain. Meron po tayong bagong oil, ang tawag po natin dito, pure himag extract herbal oil. Itong himag na herbal, ito'y sagana ito sa Mindanao. So, gumawa po ang mga mananaliksik dito, yung pure. Ito pong sa lahat, marami po kasi akong nakita na himag oil. Itong tanging pure himag oil extract na organic, nasubukan ko na ang sugat na hindi mapigilan ng pagdurugo, tumitigil at mabilis na gumaling ang sugat. Dahil ito po yung organic, yung mga kati sa balat, mabisang mawala ang kati. Mga eksema, mga anan, buni, galis, mabahong paa, at saka kagat ng insekto, mga insect bites, no? Mga singaw, sangkit ng ngipin, pantal, pag namamantal ka. Pag may goiter ka, i-massage mo sa leeg mo. Meron pong gumamit nito na wala yung kanyang bukol sa goiter niya. Yung mga kulaning na mamaga at tonsil na namamaga at mga ingrown na infect, nagpa-pedicure ka, na infect yung sugat mo na, yung ingrown mo na infect, patakan mo ng ating ano, yung himag, pure himag oil, no? Mga nagnanaknak na sugat. Kaya kung meron kayong skin problem, itry nyo pong gamitan mga pigsa, no? Mga sobrang kate, hindi matanggal ang kate mo. Maganda po na itry nyo po yung ating himag, pure himag extract herbal oil. Ito po yung organic. Subukan nyo po, huwag kayong mawalan nito sa inyong tahanan. Paalala din po sa ating omega-3 fatty acid. Ito yung nakakapagpabagal ng development ng bara sa mga ugat, naiwasan ang abnormal heart rhythm, nare-reduce ang heart attack and stroke, nagpe-prevent ng blood clot. Ito po ang omega-3 fatty acid, nakakapigil ng pagkumpul-kumpul ng platelets para maiwasan ang blood clot, no? At ito yung pinapanatili yung ating daluyan ng dugo na smooth and free from damage, naiwasan yung hardening of the arteries at pagbabara. Ang regular intake po ng omega-3 fatty acid, nakakababa ng cholesterol triglycerides, nare-reduce ang panganib sa coronary heart disease, ito yung pinakamos natural effective treatment sa constipation at ganun din po sa inflammation. Pagka namamaga ang mga joints nyo, may arthritis ka, ang omega-3 fatty acid ay nakakatulong sa mga pamamaga due to eczema, allergy, rashes, and psoriasis. Panlaban din ito sa mental disorder, depression, anxiety, ang omega-3 fatty acid. Mabibili ito sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa ibaba tayo ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven sa ibaba ng building. Bumili na lang kayo kay boss, yung ating security guard. Duty siya doon Sunday up to Friday, 8 to 4 ng hapon. O kaya pwedeng pa-deliver kayo sa LBC. Sabi niya yung pangalan nyo, address at cellphone number. And then, meron lang pong shipping fee. Sa Metro Manila, 160 po ang shipping fee ng LBC. Ngayon, sa mga probinsya, nag-iiba rin po ang kanilang charge, no? Tangkilikin nyo po ang ating Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, at saka share. Supportahan nyo rin ako sa aking YouTube channel. Mag-subscribe po kayo, Rose Alfonso. I-click nyo po yung bell para ma-notify kayo sa aking
na meron akong bagong video. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thought bilang pagwawakas. Ito po ay tungkol sa buhay po ni Jesus Christ, no? Sa Hebreo chapter 2 verse 18, palibhasa'y nagbata siya sa pagkakatukso, siya'y nakakapagsaklolo sa mga tinutukso. Dahil si Jesus ay tinukso siya, so alam niya kung ano nararamdaman ng natutukso. Kaya sabi po ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kami paano manalangin. Ganito kayo manalangin. Kasama po yung panalangin na lead us not into temptation but deliver us from the evil one, no? Kaya maraming mga terrible temptation na si Jesus, pero hindi po siya nagkasala. Hindi katulad ni Eva at si Adan, sabi ng Panginoon, lahat ng punong kahoy dito, pwede niyong kainin ang bunga nila, pero yung halaman sa gitna ng pagkakilala ng good and bad ay huwag niyong kakainin. Ngayon, si Satan, sila ay tinukso sila. Sa madaling salita, si Eva at si Adan ay natukso, kaya ang babae bilang sumpa, maghihirap ka sa iyong panganganak. Ikaw lalaki, kakain ka, bunga na yung pawis. Kaya sabing ganun, pero si Jesus po ang sabi, siya ang ating dakilang priest, sa dakilang sacerdote, na siya po ay malam niya, siya rin po kahit natukso siya, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Alam natin, pagkatapos ng baptism ni Jesus, dinala siya sa wilderness at siya po'y nanatili siya doon ng 40 days and 40 nights. Hinahanda niya ang kanyang sarili sa formal ministry na dapat niya itong gawin, na ikalat niya ang good news sa mga tao. Ngayon pa, nung si Jesus na kumpleto na yung 40 days and 40 nights, nakipag-commune siya sa Panginoon. Gutom siya and physically weakened. Ngayon, andyan na si Satanas para siya ituksuhin. Siya po ay tinukso siya, sabi po sa Matthew chapter 4 verse 1, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ituksuhin ng Diablo. At nang siya ay nakapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya at dumating si Lucifer, nagsabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga batong ito na maging tinapay. Yun po yung unang tukso. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo tong bato na to na tinapay. Kasi nga gutom siya 40 days and 40 nights. Ito ang sagot niya. Nasusulat, sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, bawat sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun. Hindi, ngayon, meron, dahil hindi siya natukso na gawing tinapay yung bato, dinala siya ng Diablo sa bayang banal, inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, magbibilin ang anghel upang ikaw ay saluhin. Hindi, baka, sabi niya, ikaw ay kanilang ililigtas. Pero sabi ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at pinamalas sa kanya lahat ng kaharian sa salibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Maaring sa ngayon, di po ba, dahil sa lapi, maraming natutukso. Kahit na minsan binibenta yung katawan, nagnanakaw, nagbebenta ng drugs, para sila lang ay kumita. Kaya parang sa ganun, sabi niya, lahat ng bagay ito ibibigay ko sa iyo kung ako'y sasambahin mo. Sasambahin mo yung drugs, yung pera, di ba? Nang magkagayon, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sumasamba ka at siya lamang ay yung paglingkuran. Magkagayon, iniwan siya ng Diablo, narito, nagsidating ang maanghel at siya'y pinaglingkuran. Kaya ngayon, ang isang sikreto po ng Jesus Christ, si Christ po, meron siyang divinity and humanity were united. Diba? Diyos siya, pero nagkatawan tao siya. The only way, sabi niya, para ma-overcome natin ang tukso, dapat maging partaker tayo ng divine nature and divinity ng ating Panginoon. Kaya, ating pong para tayo po'y magtagumpay sa tukso,
maging spiritual-minded tayo at maging godly person tayo, mabuhay tayo may kabanalan. Magandang gabi po, sumaatin nawa ang biyaya at kapangyarihan at kapayapaan mula sa Diyos nating Ama, Panginoong Hesukristo. And God bless us all.